ikaw ay makinig. Huwag na mag-alala. Hello mga apo, mga anak. Biyahe naman ako ngayon. Nakikinig ako kay Joel Austin. Position. Ako, nakakaasar talaga itong aking camera. Hindi ko maintindihan bakit nagkakaganito to eh. Shucks. Forget it. Okay lang. Position for increase. Yan ang title. Habang nagmamaneho ako, mag-share ako. Pero hindi, inaayos ko kasi yung camera na hindi gagalaw. Dahil, ano yung galaw? Hindi ko maintindihan. Hanap ako ng bagong tripod. O ano ba yung tawag dyan? See, it's a, I don't know why. Hindi nag-i-stay eh. Anyway, hindi ko lang papabahin to. So hopefully, matapos ko yung vlog ko bago ako dumayo. Kasi malayo ang biyahe ko. So, mga 7 minutes, I don't know. Anyway, position for increase. Yun ang ano ng topic. Yun ang kanyang sermon. So yun nga, sa akin, yun nga, sabi ko nga, dapat hindi tayo maging leader. Kasi ang Panginoon, hindi tayo pinapabayaan. Meron siyang plano para sa atin. Kung ano man yung mawawala, oh my goodness. Teka sandali, ayun. Wait lang ha, inaayos ko itong camera. Mamaya babalikan ko kayo. Okay, nandito na ako ulit. Pinatay ko na nga muna kasi yung aking tripod hindi nakikicooperate. So ito, gumawa lang ko ng paraan para ano. Nandito na ako ngayon sa clinic. Kasi nga yung results ng blood test ko, hindi pwedeng magpadala hanggat hindi ka nagpapacheck up yun ang kanilang sistema. Kasi hindi insurance ito eh. Walk-in. So, magbabayad na naman ako ng $37 para lang makuha yung result. So, we'll see. It's okay. So, yun nga, no? Gusto ko nga i-share sa inyo yung pinapakinggan ko kay Joel Austin. Positioned for increase. Parang ganun. Yeah, well, ganun. Ewan ko, nakalimutan ko title. But anyway, ang akin ano, kaya ako nakikinig talaga kay Joel Austin. Talagang nililinis niya talaga yung isip ko. Na nakakatulong ba yung cleansing ng isip, yung mga negativity. Hindi ka makaka-focus doon, kundi talagang nakafocus ka sa Diyos. Kasi may plano ang Diyos nga sa buhay natin. Ito nga yung position for increase. Meron mawala. Yan, natapos yung trabaho. Sanay ka ng 7 years. Nag-aalaga kay lola. Yung routine, yung mga ganon. Kumbaga nakasanayan mo na, no? Parang, syempre normal. Malulungkot ka. Panghinayang ka. Yung masama loob mo. Pero merong rason ng Diyos kung bakit. Kasi merong mas maganda na darating. I mean, okay yung trabaho kay lola, no? Walang problema yon. Ang point ko, yung may hangganan, yung kanilang budget siguro ng anak. Dahil sinasabi nga ng anak, wala na raw pera si lola. Ang, yung sa board and care yata, I don't know, covered yata ng insurance ni lola yon forever. Maganda insurance kasi ni lola sa army. So, hindi ako bitter. Kaya nga, nung isang araw na nagdumalo kay lola, sinabi ko nga sa kanya na maganda talaga itsura ni lola. Ang laki ng pinagbago. Talagang maganda. Palagay ko tatagal pa si lola eh. Mahaba pa buhay ni lola. Pero yun nga, siguro yung PC ng anak, hindi na niya kaya. Kaya kailangan maintindihan ko rin yung part na yun. Kasi nga may sakit yung anak. Siguro papagod na rin siya. Kaya siguro gusto niya ma-stay na sa isang lugar na hindi na niya kailangan pumunta para magbigay ng sweldo sa akin or whatever. But anyway, merong purpose lahat. Ano man yung mawala, ibig sabihin, huwag tayong malungkot kasi sineset up tayo ng Diyos sa mas maayos or mas matagal or mas maganda.
kahit na maganda yung nawala, ibig sabihin merong kapalit na mas maganda pa rin. Kaya naniniwala ako doon. Kaya lang dapat hindi tayo maging bitter. Kasi yung bitterness, yun ang kalaban natin. Yun ang magpapabagsak sa atin. At saka, kailangan meron tayong pasensya. So ngayon, eto, nag-YT ako ulit. Kumbaga, ito na yung parang libangan bago dumating yung kapalit na blessing. Yung ganon, libangan. Tapos, mag-aayos ako ng mga gamit ko. May chance na ako para mag-aayos ng mga gamit ko kasi magulo talaga. Marami akong gamit. Kaya mag-aayos ako. So maraming dapat isiping mabuti na hindi mo ipapabayaan ang sarili mo na pabagsakin. Kasi ikaw rin talaga ang gagawa ng way na pababagsakin mo yung sarili mo eh. Yung magiging bitter ka, magagalit ka, mainis ka, yung ganon. Yung hindi tama eh. Tapos gagawa ka na ng kung ano ng mga desisyon na mali. Hindi pwede. Meron mga dapat pang mga bagay na dapat intindihin. Kaya pinahintulutan ng Diyos na mangyari yung mawala yung gustong-gusto mo. Katulad nga noon daw ng unang panahon, yung mga tao sanay sa mana. Yung mana parang tinapayan noon sa panahon ni Moses yata yun. Or I don't know, hindi ko kaibisado yung Bible ko. Pero nag-provide ang Panginoon na kumbaga, hindi sila nahirapan, hindi sila kailangan magluto, yung mga ganun. Araw-araw, meron silang kinakain. Pero bago sila makarating doon sa promised land na sinasabi, ito, dito pumapasok ngayon yung increase na sinasabi ng Panginoon. Na mawala yung nakasanayan mo, na maayos ka na, kontento ka na, yung ganun. Kasi nakita ng Diyos na kontento ka naman. Kaya ngayon, panahon na para itaas ka. You know, siguro meron mas maganda talaga na ibibigay siya. Kaya mas gusto niya na mawala yung trabaho na yon kay Lola. Do si Lola, okay naman na si Lola. Kumbaga hindi ako mag-worry kay Lola. Kasi sa tingin ko, nag-ano siya eh. Nagtatry siya ng best niya na makibagay. Kaya siguro magandang exposure niya yon sa skilled nursing. Kasi iba-ibang tao ang kanyang nakasama na hindi siya umaangal. Nakikibagay talaga siya. Kaya sinabi ko nga sa kanya, you're in a good place. Sabi ko. Tsaka siguro nga talagang panahon na para magstay ka sa isang lugar na hindi mag-worry yung anak mo dahil kumbaga, you know, wala na siya masyadong intindihin. Covered na insurance. At tsaka siya rin, kailangan niya ng break. Magpahinga na rin. Dahil siya lang nag-asikaso sa nanay niya. Wala siyang kapatid na tumutulong sa kanya. Kumbaga, you know. But anyway, mga anak, mga apo, kaya ito lang gusto ko i-share sa inyo. Kahit ano man ang dinadaanan natin, hindi tayo bibigay. Laban tayo at magtiwala lang talaga tayo sa Diyos. At gusto ng Diyos, maging masaya tayo na may peace. Na hindi ka manghinayang kasi merong kapalit na mas maganda. At kailangan maging patient tayo, maghintay tayo, patuloy tayong manalangin at magpasalamat sa Diyos. Maging grateful pa rin tayo kasi lagi naman siya may blessings eh. Na minsan hindi lang natin ina-acknowledge or parang binabaliwala natin. Hindi tama. Kaya ngayon, kahit anong sitwasyon, basta kumakain ka 3 beses ang araw, ayusin natin ang isip natin, iwasan natin ang mga negative. Dahil pagka nakafocus ka sa mga negative, wala na. Hindi mo makikita yung plano ng Diyos na maganda. Kasi kumontra ka na eh. Kumbaga, embrace mo yung nawala kasi merong kapalit. Kahit mga kaibigan, mga best friends, yung mga sinasabi nga nawala, namatay or whatever, huwag tayong maghinagpis kasi merong mas maganda na ipapalit ang Diyos. So anyway, be kind to one another, be a blessing to one another. Magdasal tayo palagi, magtiwala tayo sa Diyos kasi sa Kanya lahat nang gagaling ang mga pagpapala. God bless us all. Bye now. Ikaw ay